Hey, what's up mga kakote? It's me, Kuya Jet. Welcome sa Quadern Knows When Learning is the name of the game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming video. And for this lecture video ay pagpapatuloy natin ang huling bahagi ng pagbabasa ng ating mga saknong sa Ibong Adarna. At ito ay ang saknong 1,616 hanggang saknong 1,712 na may pamagat na ang Kasal. Hari sa kanyang narinig ay napuot at nahapis, puot sa mga balawis, hapis sa nagpakasakit. At noon di inilagda ang hatol na magagawa, sa pangalan ng bathala ang nauna ay may pala. Nagtindig si Doña Maria na sa hari nakamata, parang tinatanong niya kung ang hatol ay tumpak na. Nagsalita, pasintabi sa tanang nangalilimpi, ngayoy hiling ko sa haring dinggin akong sumandali. Di ko ibig na puwingin ang hatol ng hari namin, lamang yaring sasaysayin ay baka magkapuwang din. Sabihin na kung anuman ang sahari na mangagaw kung ikaw ay may katwiray asahan ng katarungan. Kaugnay po ng pahayag nang natapos na nangusap, hinggil din po sa pagliyag ni Don Juan di man dapat. Sa palabas na natapos, kagaya ng iyong talos, napakinggat na panood, buhay naming magsing-irog. Hari biglang napamata at ang dulay na alala, saan nyo ay kitang-kita, kaloob ay nabalisa. Sa sarili ay nawaring hatol niya'y tila mali, sakali mang mababawi di magawat siya'y hari. Kaya't nagwala mang kibo sa naayos niyang upo, nagkunwaring kinukuro ang tumpak at hindi wasto. Anyong hiloy di nalingid sa prinsesang nakatitig, kaya ito'y naghumindig sa tayo't pagmamatuwid. Itong dulay hindi ko ginagawang patotoo, at kung nasambit man dito'y bahagi ng pagtatalo. Haring mahal, patawad sabihin kong itong batas, kung minsan po'y nabubulag sa paghatol ng ditumpak. Naririto ang patibay, sino baga si Don Juan? Siyat ako sa langit may pag-ibig na magkaugnay, sa usapin po ng puso hindi ngayon at nataho, ang una at huling tagpo ang hatol ay di naliko. Kung inyo pong titimbangin ang hirap ko't hirap namin, gaano na ang nadating ng matapos na dumaing? Sa narinig sa negrita ngayoy idurugtong ko pa, pangyayaring aywan ko ba kung kayo'y di mabalisa? Pinagsadya ni Don Juan ang amin pong kaharian, sa lakad ng kabuhayay wala siyang kaalaman. Ama ko po'y isang haring maibigay walang bali, ang utos man ay mamili, kahangganan ay masawi. Sa bagsik ng karunungay hamak na ang lalong mahal, bundok man ngat na katuwaan, nasisiklot na kaligay. Tatlo kaming magkakapatid, tatlong bunga ng pag-ibig, mawalay ng kahit saglit, subyang na sa kanyang dibdig. Katutubo sa magulang na ang anak kapag mahal, ang ingat ay gayon lamang ni sa hangi di pahipan. May mapunang nanunuyo, lubhat laban pa sa puso, gumagawa na nang hibot ang anak ay itatago. Sa dami na't di mabilang na nanuyot na nilbihan, prinsipet maginooman sa ama ko'y nangahalay. Ngayong mga batong lahat sa palasyo nami hiyas at kung walang mahabag, doon sila maagnas. Ito'y hindi kayabangan at tanungin si Don Juan paano niya naligtasan ang bala ng kamatayan. Makailang gawan siya ng lalang ng aking ama sa isa lang ay tapos na ang pitong buhay man niya. Hiningi sa inyong anak na ang bundok ay mapatag maging bukid na malawak sa loob lang ng magdamag. Sa magdamag na ito rin ang tribo ay patubuin, yumabong at pamungahin, mahinog na at gapasin. Giniling at magalapong mamasa ng walang tapon, maisa lang na sa pugon matinapay na malutong. Tinapay na ilalagay sa hapag ng haring mahal, mainit pang magigisnan na pagkain sa agahan. Sukat na sa isa itong inuutos ng ama ko, bayaan na yaong tatlot, lubhang patatagal tayo. Dito'y labis ng masukat ang hirap ko't aming hirap, kung ang lihim ay nahayag kapwa kami napahamak. Sa una't pangalawa akong lahat ang kumayat, sa pangatlo't pang-apat pa kinalaban ko si ama. Ako nga po'y naging taksil at sa ama'y nagsuwail dahil lamang sa pagiliw kay Don Juan papatayin. O pagsintanan ang lakas kalabanin ay kay hirap, pag ikaw na ang bumihag hahamakin ang lahat. At nilingap si Don Juan na ang upoy kaagapay dito'y parang inalam tunay na kalooban.
Saka ang tapos na saad, nariyan po't maliwanag ang hinakdal ni Ring Palad at naupong mapanatag hari sadyang natigilan sa narinig na salaysay. Arsobispo ang hiningan ng tumpak na kahatulan. Arsobispo sa pagsunod ng sa papang mga utos ang hatol na isinagot kay Leonorang nakalugod. Utos ito ng simbahan at batas sa kalangitan, ang unay may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Nagdamdam si Doña Maria sa kawalan ng pag-asa sa sarili, nagbabagang ganito ang pari Lala. O ngayon ko na pagtanto, batas ng tao ay liko, sa mali ay anong amot, sa tumpak ay lumalayo. Arsobispo'y binalingan at ang sabing malumanay, O Diyos sa kalangitan, kami iyong liwanagan, marangal na arsobispo. Ang pahayag naman dito, sa puri kaya ng tao, ang katimbang po ay ano? Ngayong wala ka ng daan, si Leonora ang katipang tinatanggap ng simbahat sa prinsipe ay ikakasal. Pinagdimlan ang prinsesa at sa galit na nagbabaga na wala ang awa niya't ang higanti ginawa na. Ang tubig sa kanyang praskoy binuhos sa palasyo, bumaha sa buong reyno't nasindak ang mga tao. Nang ang madla ay hindi na maliligtas sa parusa, nakiusap kapag daka si Don Juan sa prinsesa. Maglubag na aking giliw, sa galit mong kinikimkim kahit ano ang marating ako'y iyo at ikaw ay akin. Arsobispo ay hinarap at ganito ang pahayag, O Pontipising Mataas, kay Doña Maria ay mahabag. Ngayon ko po bubuksan ang laman ng kalooban. Si Doña Maria ang tunay sa puso ko ay minamahal. Kung tunay mang si Leonora ay nahandugan ng pagsinta, ngunit di ko mababatang kay Don Pedro ay malayo pa. Tunay kaming magkapatid ang magtaloy lubhang pangit, lalo pa ngat sa pag-ibig hindi dapat magkagalit. Maging siya ay makasal kay Leonora ay karangalan, si Leonora ay isang banal, marapat sa pagmamahal. Kapwa kami ay may tungkulin, ang magulang ay susundin, lalong katungkulan naming kahari ay patatagin. Nasa aming mga anak ang bayay ilalakas, isang bayang may bagabag kabuhay ay walang tiyak. Leonora ay yung abutin ang singsing mong nasa akin, salamat ko'y sa pinsapit, ako'y iyong binuhay rin. Arsobispo't amang mahal sa ngalan ng katarungan, kami ngayon ay kasal ni Doña Mariang Hirang. Hari agad na nagpasyang si Don Pedro at si Leonora pagisahing kasabay na ni Don Wat Doña Maria. Sa pasyang inilagda si Doña Maria ay natuwa, si Leonora na may walang naging tutol ni bahagya. Sukat ang naipahayag sa haring nagbigay wakas na kung iyon ang marapat, yuko siya sa pagtupad. Hari namang buong giliw, wikas sa mamanugangin, manalig ka na sa aking anak itang mamahalin. Isinabay na rin dito ang hanga ni Don Fernando na ang korona at sentro ay isalin sa Haring Bago. Yari na sa kaloobang bunsong anak ang salinan, yamang siyang minamahal at marapat pamahanahan. Natapwat si Doña Maria ay nagkusang magpauna na nagsabing bayaan nang si Don Pedro ang magmana. May sarili si Don Juan anya sa kanyang biyenan. Kami po ay hinihintay sa kay amang kaharian. Pinutungan si Don Pedro at nagputong ay arsobispo. Binigay pati setro at naghari na sa reyno. At sa ulo ni Leonora pinutong ang diadema, siya ang bagong reyna sa kahariang Berbanya. Matapos ang kasayahan, si Doña Maria at Don Juan nagbalik sa kahariang pugad nila ng suyuan. Nagpaalam sa Berbanya, pinagbubunyi sila. Nang sumapit sa kanila, nagbubunyi anong sigla. Para bagang sa digmaan ay bayaning na nagumpay, bayang kanyang tinangkakal sa paghangay nagdiriwang. Sa pag-uwi ng dalaway, may dapat na ipagtaka layong yaong dimataya sa isang oras nakuha. Dinatna ng kahariay na sa ibang mga kamay, ang kapatid at magulang ay wala na't nagsipanaw. Gayon pa may walang gulot, mapayapa rin ang reyno, ang tauhan sa palasyo ay wala ring pagtatalo. Ang lahat na'y kumilala sa nagbalik na prinsesa, kung ang hari yumauna, sila naman ay mga reyna. Pamumuno kung tunay mang mahigpit na kailangan, inunarit minainam, nagdurusay nabihisan. Yaong mga naingkanto sa parusa ng yumao, ang pagiging mga batoy binuhay na't naging tao. Sa natamong kalayaan kay rami ng nahirapan, sa parusang magsigapang na tigre at leon sa parang. Pagkatapos ay gumawa ng pistang kahanga-hanga, pagluwalhati sa bathala, parangal na nagsilaya.
inilakap na rin naman ang dalanging karapatan sa yumaong mga mahal na kapatid at magulang. At naghandog ang prinsesa ng piging na pangmadlana sa hangad na makasama ang bayan sa galak niya. Nang kasalo na ang lahat maginuot mga hamak, tsaka siya nagpahayag ng yari ng mga atas. Ngayon ating puputungan ng korona si Don Juan, karugtong ng aking buhay sa at hari ng kaharian. Pinutungan ng korona at si Don Juan ay hari na, at sa ulo ng prinsesa ay ang marikit na diadema. Biba ang kaharian, biba ang tugol ng bayan. Hari natin magtagumpay, rena natin ay mabuhay. Siyam na araw ang pista, araw gabi ang musika, walang taong dinagsayat, nalimot ang madlang dusa. Sa kamay ng bagong hari, kaayusay na malagi, sinunod niyang tangi, ang lahat ay walang hindi. Kari ay napatanyag sa buti ng pamalakad, kabuhayan ay umunlad, walang taong naghihirap. Maging yaong pagsasama nitong hari at ang reyna, halimbawang pagkaganda sa buhay ng mag-asawa. Sinikap na ang tahanay, maging pugad ng mahalan, palagi nang magkaramay sa ligaya at kalungkutan. Anuman ang babalakin, mahina'y nalilimiin. Kung isa-isa'y di magaling, isa'y sunod ng taimtim. Ano pangat bawat hakbang daraan sa kasunduan, kaya ilas ang alitat, tiwasay ang pamumuhay. Mga halimbawang ito'y namanan ng mga tao, kaya sila ng yumao, nagluksa ang buong reyno. Malaon nang nagsipanaw, buhay rin sa karian, bayan nilang nagmamahal, tuwin ay mayroong dasal. Ito na ang siyang wakas ng korido kong sinulat, sa kataga kung may linsad ang hingi ko'y patawad. Dito nagtatapos ang mga saknong ng kwento ng Ibong Adarna. At kung may mga katanungan ka tungkol sa mga saknong 1,616 hanggang saknong 1,712, ito ang ating huling bahagi o ang pamagat na ang kasal ay mangyaring i-comment lang sa comment section ng inyong mga katanungan o mga katanungan sa buong kwento ng Ibong Adarna, at ito'y ating sasagutin sa ating lecture video na kasunod ng mga ito. Salamat sa pakikinig.